Hello guys. Ngayon tuturuan ko kayong gumawa ng pinakamabilis na paggawa ng swan. Una, siyempre magtupi muna tayo ng papel. Katulad nito. Paano magtupi ng papel ha? Ito one third to one third na pagka piraso ng papel, kalahati ito na 1/8. Ito lang guys yung pagtupi ha. Tandaan nyo, mabilis lang to. Tupi ng kalahati. Tupin uli. And then, tupiin mo ng to ganito, o triangle. Patay sa kabila. Pagkatapos, ganyan na siya. Tapayin yung mga bawat gilid dito. Tapos tapayin mo yung ganito. Pati sa kabila ganun din. Tapos ganito na siya. Tapos sundutin mo dito para lumuwag yung bukana. Ganyan. Yan na siya, kalalabasan niya. Yan na yung pieces ng origami, paper origami. Yung tuturuan ko kayo paano maggawa ng pinakamabilis na gawin na swan. Una, ang unang row ay papasok yung ganito. Yung pangalawang row naman ay papasok pa palabas naman yung nguso. Ito, ganyan. Diretsoin natin hanggang 24 pieces bawat row. Dagan natin hanggang third row. Ang pangalawang row at saka third row ay ano, palabas yung muso. Yung first row lang, ilalim lang ang papasok. Diretso lang natin siya hanggang third row. Hanggang makatapos tayo ng 24 pieces. Gayaan nyo ito guys para sakali may marunong na kayo eh, makapaggawa kayo ng ano. May paglibangan kayong pandisplay sa inyong mga bahay. Mabilis lang to. Kung wala kayong ginagawa sa bahay nyo, maggupit-gupit kayo ng mga scratch paper muna. Huwag muna yung band paper na bibili kayo ng ano. Kasi sayang pag di kayo pamarunong. Scratch paper lang muna. Para hanggang matuto na kayo, eh, bibili na kayo ng mga colored paper. Para hindi masayang sakaling ano na, magpa-practice pa lang kayo. Eh, mas maganda scratch paper muna. Ako si ito yung libangan ko pagkatapos ko ng duty kasi isa akong gwardiya. Wala akong libangan dito sa bahay. Ito lang. Kasi di wala naman akong bisyo. Yeah. Imbis na tumambay ako sa labas, ito na lang muna, itong tinatambayan ko. Gagawa ako ng ganito.
Nakakatawa naman siya guys pag natatapos niya. Maganda naman ang kinalalamasan pag alam niya ang gawin ito. Ito paano ipan-display na kayo sa inyong mga bahay. Bilangin muna natin guys bago sumubra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, sumubra na nga ang isa. Ngayon guys, dugtungin na natin. Natin ng ganyan. 24 pesos na siya. Yung ating bilog para magkaroon tayo ng base ng origami is one. Tugtungin natin ganito. Yan. 24 pesos na origami base ng swan. Nagdagan natin ng dagan natin sa pang-apat na rows. Apat na row dito. Ganun pa rin normal, normal na ano. Palabas pa rin yung dito, ayan. Ito pala guys, kailangan nyo lalagyan nyo ng glue. Lalagyan ng glue, huwag yung kakalimutan maglagay ng glue para kung marunong na kayo. Magpa-practice pa lang kayo, huwag mo yung lalagyan ng glue kasi kung nagkamali kayo, hindi matatanggal. Masasira yung papel. Kaya, pag marunong na kayo, huwag yung kalimutan maglagay ng glue. Kaya, pumapit at tumibay ang papel. Sakaling nagawa na kayo ng inyong pan-display na origami swan.
24 pieces yung 4 rows na tig 24 pieces. Tandaan nyo guys, yung isa papasok ha, pasok yung uso ito, yung isa, yung tatlo palabas, yung ilalim lang yung ano papasok. Ngayon guys, dudublihin natin ng bilang, dadagdagan natin hanggang 36 pieces. Kaya ang gagawin natin, lalagay tayo ng isang piraso dito sa gitna nito, pagitan nito. Ganyan. Saka, lagyan na natin ng ito para madubli yung bilang. Ganyan. Tapos, isang normal na pieces. Ganyan, isang normal. Susunod naman, ganun pa din lalagyan natin ng gitna. Dar-daritso lang yan hanggang matapos yung isang row na yan. Tapos normal uli. Lagyan natin uli dito ng isa. Dagdagan natin ang normal ulit dito. Uro-uro lang yan guys hanggang. Tapos lagyan natin ulit dito ng pandagdag. Tapos dagdagan natin. Tuloy-tuloy lang yan hanggang matapos itong first row ng pang limang row na to. Yung kalimutan guys, kung sakali marunong na kayo, lagyan nyo ng glue para kumapit yung inyong ano origami swan tumibay, hindi siya kahit ihagis man siya, malaglag man siya sa inyong pinaglalagyan, hindi siya matatiwa-hiwalay. Maganda yung kapit. Kakaliw din pag ganito marunong kayo kasi katawa pag ikita nyo nang tapos na, maganda pala ang ginagawa natin. Para may paglilibang kayo sa inyong mga bahay habang nakatambay sa mga balkonahe na nakikinig ng mga musika. Guys, natapos na natin ang panglima na rows. Ang limang row. Tapos diretsoin natin siya hanggang apat na row pa. Dagdagan natin siya pang apat na row. Para maging 8 rows simula sa ilalim. Apat yung 24 rows.
apat ang 36 rows. Anim na rows na tayo. Pag ganito guys yung dulo ng inyong organization, ayusin nyo para umilog siya. Kuha kayo ng panundot. Ayusin nyo ganyan. Ganyan. Yun, maayos na siya. Para maganda. Yan pagbilog ang oso. Hindi may iwasan talaga natutupian. Ganun lang kasimple yung pagbilog yan. O, tinagdagan na pagpitong rows na tayo. Kailangan guys pantay-pantay ang ano niya, sukat at saka ito parehas kang sukat talaga nito, si hindi mo papantay-pantay yan, kailangan talaga masilan to, kailangan para parehas sukat ng papel, pantay-pantay ang pagkakatupi niya. Pang itrows na tayo guys.
tapos na ating 8 rows na tig 36. 4 rows na tig 36. Ang apat na ilalim ay tig 24 lang yan. 24 pieces ito. Ang simula sa pang 5, pang 6, pang 7, pang 8 ay 36 pieces. Ngayon gagawin tayo ng ating buntot ng swan. Buntot na gagawin natin. Buntot ng swan na guys. Gagawin natin. Ayan. Ito ang gagawin natin sa buntot ng swan. Yung maglagay tayo ng papasok na baliktad ha. Paganda. Paganito yung mga papasok. Ang tatlo. Tatlo muna lagay natin. Tatlo. Tatlo. Ganyan. Papunta sa loob ng uso. Pasok. Tapos taglagan natin. Pangalawang row. Dalawa. Dagdagan pa natin ng isa. Pangatlo. Yan. Yan. Tapos, dagdag tayo naman to ganito, ha? Pabalik, papasok naman, o palabas naman yung uso. Ito. Yan. Tapos, patungan natin dito. Pagalan. Doon. Pabaliktad naman. Para makagawa tayo ng magandang buntot ng swan. Okay. Ulitin na lang natin yan hanggat matap. Reach natin ang gusto natin na buntot ng swan. Ito guys. Pangatlo. Sa pangatlo, papasok ulit yung nguso. Yan, ganyan. Pero diretsoin lang natin siya guys. Dapat matapos natin yung gusto natin. Ano. Yan guys. Oh. Ganda diba? May pattern tayo na ganun galing. Ganda tingnan. Yan ulit. Sa susunod, ganun pa rin. Palabas yung ito. Yung uso. Dagdag natin siya ng dagdag. Kailangan lang talaga guys dito eh, marunong kayo magtiis kasi mahaba yung bago matapos to, hindi kayo mainipin. Huwag kayo magmamandali kasi pag nagmadali kayo, minsan nagkakamali kayo. Siyempre, kailangan busisiin nyo kasi masilan ang paggawa nito dahil may bilang. Hindi okay. Magpantay yung bilang nyo, kaya magkakadoble yung pagsok-sok nyo ganito. Mag-iiba yung istura nya. Ganun ulit guys, sa kabila patong ulit tayo ng ganyan.
Ulit-ulit lang siya hanggat mayroon matapos natin ang gusto nating buntot ng swan. Maya natin bibilangin para ano, bilangin na lang natin ng maya. Hindi ko rin alam bilang nito eh. Yan, tupil ako ng maraming papel para hindi ako kapusin ng ano sa paggawa ng papel. Pag asimbol nito. Pag makunti lang kami, kakapusin ako. Yan yun, di ba? Tiyunti natin mabubuo yan. Hintay lang natin, ha? Huwag tayong may inip. Pag nagagawa tayong ganito, kasi masyado, pag may inipin kayo, hindi nyo mabubuo ito. Kailangan nyo lang ng tiyaga. At mahabang pasensya. Kasi pag nagkakamali kayo, kailangan niyong ulitin. Bila naman tayo. Ulit pa rin tayo. Pabaliktad naman dito ulit. Ano pa rin. Balik. Ulit. Ulit lang tayo guys. Mas maganda palit ulit ito tayo. Try and try ba? Huwag kayong mainip sa paghihintay ng bagong mukha. Pag nagbubuo kayo kasi nakakainip talaga to. Pero pag natapos naman nakakatawa naman siya. Tandaan nyo guys ha, huwag nyong kalilimutan maglagay ng glue. Kung gusto nyong i-fix ang at maging matibay ang inyong ano, pundasyon ng inyong origami. Paper origami swan. Tawag dito pala guys sa origami.
ulitin pa natin yan. Si konti pa yan. Ay, baliktad lang pala. Ganun din, ulit-ulit tayo, ulitin natin, baliktad naman. Pag naglagay kayo ng glue guys dito, ano yan, bawat piraso, lalagyan nyo ng glue dito para magdugtong siya pag ano, magdikit, pag isinusok-sok nyo. Ito yung lalagyan sa bukana. Thank you.
Yun guys, natapos na ating ano. Naris na natin ang buntot ng swan natin. Ayan, lagyan na natin ng outline na ano, orange. Ito. Lagyan na natin ng outline na orange, guys. Para magmukha talaga siyang ano, swan. Ayan, gagawa tayo guys ng ating chest ng swan, dibdib ng swan. Lagyan natin ng kulay ang ano, dibdib natin. Ito guys, yung dibdib ng swan ang ginagawa natin dito.
Lagyan na natin ng orange dito, guys. Ang pinakagilid ng ating swan. Ng chest ng swan dito. Para orange lahat ang outline niya. Para maganda tingnan. Siyempre, di ba? Para maganda tingnan ang ating ginagawang swan. Yan guys, may cheese na tayo ng swan. Ayun, liig na natin. Nick na ang gagawin natin, Nick. Ngayon, gagawa tayo ng ano, ng Nick ng swan. Una. Gagawa tayo ng 30 pairs, na ganito. Ayan, 30 pairs ganyan, gawa tayo. Ulit lang yan hanggang maka 30 pairs kayo. Ayan. Hanggang paulit-ulit hanggang mga 30 pairs kaya niyan. Diba guys? Hanggang maka 30 pairs kaya. Ito yung guys, yung finish model ng ating paper origami swan. Ito ang pinakamabilis gawin. Susunod, tuturo ko sa inyo ang yung iba pang style nito. Yan, di ba? Guys. Pwede niya pa ganito yung buntot. Yeah. Yan guys, diba? Yan. Diba? Ganda rin ba guys? Meron na kayong swan. Ito ang pinakamabilis gawin na swan. Meron pa pinakamabilis dyan, pero ito maganda na pinakamabilis talaga. Maganda na mabilis pagawin. Siyempre. Kung marunong na kayo, lalagyan nyo ng varnish para tumigas dito mga papel. Lalagyan nyo. Bukod sa glow, may varnish pa yan para mas lalong kumintab ang inyong papel at tumigas na hindi siya mag dideform. Diba guys? Meron na tayong ganyan. Okay, finish na model natin. Susunod naman araw, tuturo ko sa iyo ibang design nito.